iyo ang Panginoon na kinailang kanyang malay. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mataga Epeso. Mga kapatid, mula nang mabalitaan ko ang tungo sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking panalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkaloob niya kayo ng Espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kalulatiyang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluktok sa Kanya sa kalangitan sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng Kanyang kapangyarihan ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating, pinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siyang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinamahala sa tao
ang lahat ng nasa mundo. Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Ikaw, O Poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong duningning at hanggang sa langit laging pupurihin. Aawitan lagi niyong mga bata na wala pang malay at sariling diwa. Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong dalahanin at ano nga siya na sukat mong kalingain? Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong liningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong digdig sa lahat ng bagay, malaki't maliit. Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kayo at ang ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sinumang magsalita laban sa anak ng tao ay mapatatawad. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno.
Sa araw na ito ay nais ko pong bigyang diin ang kahalagahan ng banal na Espiritu Santo. Kung inyong mapapansin, sa dalawang pagkakataon, binanggit ni Jesus Nazareno ang banal na Espiritu. Una, sinabi niya, ang sinumang magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Sa ikalawang pagkakataon, muli niyang ipinaliwanag, kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili. Ang Espiritu Santo sa inyo ang magtuturo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Ang banal na Espiritu Santo po ay isinugo sa atin ng Diyos Ama at Diyos Anak upang akayin tayo sa katotohanan. Kaya't ang banal na Espiritu ang nagtuturo sa atin kung sino talaga ang Diyos, kung sino si Jesus Nazareno. Sa pamamagitan po ng Espiritu ay nagkakaroon tayo ng lakas upang paglabanan ang lahat ng mga tukso o anumang kasalanang umaalipin sa atin. At sa maraming pagkakataon, ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng tanglaw at liwanag sa ating buhay. Naaalala po at nauunawaan natin ang mga salita ng Diyos dahil sa banal na Espiritu. At ang Espiritu din ang nagbibigay sa atin ng mga kaloob tulad na lang ng mga sumusunod. Una, dahil sa banal na Espiritu, tayo ay may karunungan. Ito yung magdadala sa atin upang maunawaan kung ano ang banal na kalooban at kagandahang loob ng Diyos. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay din sa atin ng pagkaunawa. Ito ang tumutulong upang madama natin ang kagandahan ng ating pananampalataya, upang makilala kung sino ang Diyos at upang makilala siya sa kaniyang nilikha at kung paano siya kumikilos sa mga kaganapan ng ating buhay. Ang banal na Espiritu din ang nagbibigay sa atin ng tinatawag na kaalaman. Ito yung umaakay sa atin upang matutunan natin kung sino ba tayong mga nilikha sa harap ng Diyos at upang malaman natin kung paano natin paglingkuran ang Diyos sa ating buhay. Ang banal na Espiritu din ang nagbibigay kaloob ng pagpapayo. Ito yung nagbibigay sa atin ng karunungan upang piliin ang pinakamagandang paraan kung paano natin maisa sa katuparan ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ang banal na Espiritu din ang nagbibigay sa atin ng katatagan. Ito naman yung nagpapalakas sa ating damdamin at nagtutulak sa atin kung ano ang dapat, kung ano ang mabuti. Ito ang nag-uudyok sa atin ng tamang pagpapayo na puno ng katapangan at tibay ng loob. Ang banal na Espiritu din ang nagbubuhos sa atin ng kabanalan. Ito yung nagpapanibago sa atin at gumagawa ng matatamis, magagaan at kaaya-ayang mga bagay dahil tayo ay mga anak ng Diyos. At bandang huli, ang banal na Espiritu din ang nagbibigay sa atin ng tinatawag na fear of the Lord o banal na pagkatakot sa Diyos. Ito ang nagtutulak sa atin upang lumayo at umiwas tayo sa anumang kaisipan, gawain at mga bagay na hindi
naaayon sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ito po ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na binigay sa atin ng Diyos Ama at ni Jesus Nazareno upang maging patnubay sa ating buhay, upang mas kilalanin pa natin ang Diyos. Kaya maaari din tayong manalangin sa banal na Espiritu upang hingin ang kanyang tanglaw at patnubay, dahil ang banal na Espiritu ang siyang nagpapatotoo sa atin tungkol sa katotohanan na mahal at hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya ang hamon sa atin, mamuhay tayo sa katotohanan at kabutihan na alam natin ang Espiritu ang patuloy nagagabay sa atin upang maramdaman nating palagi ang pagmamahal at presensya ng Diyos sa ating buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang Panginoon po ang ating seguridad. Ipahayag natin ang ating tiwala sa Kanya at manalangin tayo para sa lahat ng tao na kasama natin sa paglalakbay sa buhay na ito. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ang simbahan naway patuloy na ipahayag ang salita ng Diyos sa harap ng maraming pagbatikos at paglaban, manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Atin nawang matutuhang magtiwala sa banal na pagpapala ng Diyos, gaano man kabigat ang ating mga pasaning suliranin, manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ang mga walang hanap buhay, naway makakita ng trabaho at kumita ng kanilang ikabubuhay ng marangal, manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ang mga nabibigatan sa pagkakasakit, naway makatanggap ng kasiyahan sa pag-ibig at tiwala ng mga nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ang mga yumao, naway magtamo ng mahabaging hatol at walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain, naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa iyong salita upang magkaroon kami ng lakas na magpatuloy na pasanin ang mga kahirapan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa'yo, muling
ulay sa'yo pasasalamat ng puso. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikhamot, pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian
alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadiha sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y inirang niya upang tumugon sa daing ng mga
sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Sinugo ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag. Bigyang paningin ang mga bulag, dalhin ang nasa dilim sa may liwanag. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawa't dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Binipintuho
po ka namin, aral mong aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.